balance. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May nabasa po akong article noon, pag gumagawa ka daw ng barko, yung shipbuilding. Halimbawa sa Korea, may mga bagong gumagawa ng barko. Hyundai, mga pangalan ng barko. Ang mga Koreano po, nalaman nila yung kanilang technology to handle big machines. Kasi nung nagkaroon ng World War II, nasira po yung Korea because of the war with the North Korea, the communist North, then the democratic South. The remains of the Korean old men, they were sent to Germany. Kung tayo pong mga Pilipino, nagipagtrabaho sa Saudi, Middle East, nung panahon ng pag-abroad, yung mga Koreano, napadala sa Germany, nagipagtrabaho. Kaya yung mga, tignan niyo po ngayon yung namana ng mga Koreans sa German technology, kaya meron silang Hyundai, hindi lang po mga kotse, pati mga barko, at saka other big ships and machines. Yung po isang article doon, pag gumagawa ka pala ng barko, Architect Rico, yung palang pinakaunang ginagawa, yung tinatawag nilang hull, yung hull, yung pong pinaka-flat base ng barko, sa ilalim. Yung keel, yun din po yung pinaka-structure, yung pinaka, parang plancha sa ilalim. Dapat balansyado yun. Pag nagawa na po yun, the first design, pwede nang idugtong yung sa taas. Pero importante yung sa ilalim. Kasi hindi ka mukha ng construction sa bahay, dapat matibay lang. Hindi na pinagmasyadong ipag-usapan yung balance kasi yung barko nasa dagat. It should keep its balance. Lalo na kung malakas yung alon, malakas yung tubig, hindi balanse, may bagyo. Dapat yung balanse ng barko. At tapos pag na-establish na po yun, pwede nang gawin yung sa taas. Gusto mong gawing commercial ship ng mga gamit, gusto mong gaming tourist na ship ng mga nag-cruise, no? Cruise ship, o gusto mong military ship, pwede rin. And, pero pinakauna yung sa ilalim, you have to establish the strength of the balance, balansyado. Sa ebanghelyo natin ngayon, maybe we can talk about the balance between work and prayer. Sa mga Benedictine na mga madre, meron silang ora et labora. Hindi natin sinasabing dapat mahalaga yung ora o dapat mahalaga yung labora. Siguro we can talk about balance. Nung medyo bata pa po akong pare, nagtatrabaho po ako sa isang university ng Archdiocese. And then, nung na-assign po ako doon, naka-assign din po ako sa seminary bilang director ng theology sa bayan. Dumilipat po ako ng Bacot. Tapos, may part-time din po ako trabaho sa social action, the later part, sa board. At saka nagtuturo po ako sa seminaryo, nagtuturo po rin ako sa Assumption. Tapos, pag weekend lalo na, nagmimisa ako sa mga parokya. Sa Lakeshore, sa Kalayaan Village, sa Santa Rita, pagsimbang gabi, sa Apalit. Ganong trabaho po. And then, pag Tuesday, meron kaming taping sa Men of Light. Kaya yung Men of Light, more than 20 years na rin. Tapos, may added assignment pa po ako noon. Nagdo-doctorate po ako, 2011. I was taking my doctorate. Pumupunta po ako sa Manila to study. And then I was part of the board of some social action and other institutions of the diocese. Nung nakita ito ng aking kaibigan na Irish na volunteer sa SACO, sabi niya sa akin, "Deo, you are burning your candle both sides." Sabi ni Helen Mitchell. Parang sinabi nung Irish, the Irish wisdom, sinindihan mo yung kandila mo magkabilang dulo.
Halimbawa, yung kandila dito, isang side lang, di ba? Yung mga kandila, sinisindihan natin isang side. Ako daw, sinindihan ko dalawang dulo. Minsan, pati gabi, may assignment pa ako, may trabaho pa ako. Kaya, baka maubos ka agad, sabi nitong Iris. Tama po siya. After a few years, na-stroke po ako. Because I was burning my candle on both sides. Totoo po sa ating lahat to. You have to just balance our life. Kung may nawala po sa aking pagka-stroke, it's not only my strength, but my balance. Kaya tumahawak po ako. I lost my balance until now, literally. Si Martha, she represents hard work and service. Kailangan naman po yan. Magtrabaho tayo. Sa mga bata, mag-aral tayo. Sa bahay, magtrabaho tayo. Martha was consumed by her daily chores, focusing on the task at hand. May bisita siya, kailangan niyang pakainin. Siya yung may-ari ng bahay. Jesus reminds us of the importance of unburdening ourselves from anxiety and stress. Jesus' message, "Come to me, all you are overburdened, and I will give you rest. Take my load that is bearable and light." It's not the weight of the burden, but how you carry it. Mahalaga din yung kaya lang natin ang dapat nating tanggapin. On the other side, Mary represents the importance of rest and reflection. Si Maria, she was sitting by the feet of Jesus, nakikinig lang. Mahalaga din po, magtrabaho tayo, pero naway matututing tayong magpahinga. Mary rested at the feet of Jesus, choosing to listen, to pray, to think, and even may plan and reflect. Baka wala na tayong oras mag-isip, magdasal, at makinig. Have time. Make time and make it happen. Because rest does not just happen. We have to make it happen. Pag hindi po tayo nagpapahinga, nawawala pati yung disposition nating magtrabaho maayos. Minsan may nabasa po akong article. Yung isang article, parang ano po siya, librong maliit. Libro ng mga caregiver. Nung many years ago, maraming mga Pilipinong, kahit nurse na, minsan doktor na, nagte-training pa ng caregiver, di ba, para makapunta sa States as caregiver. Yung binasa ko yung article, marami pong principles. Yung number one principle, hindi ko makalimutan. Sabi nila, the best way to take care of others is to take good care of yourself. May repeat, ang pinakamagandang paraan para matulungan mo yung ibang tao, dapat tulungan mo rin sarili mo. Take good care of yourself. Hindi na ibang tao magsasabi sa'yo, magpahinga ka, matulog ka, nobody will have to remind you but yourself. Kaya nga, don't feel guilty if you need to rest. Don't feel bad if you have to do something that could make you better, especially kung may nararamdaman ka na. And then yung pinakamalaga sa dalawang salita, yung ora, labora, yung F, and the balance. Anong nagbabalance sa ora, labora? It's the F. The cross must be heavy, but Jesus was able to carry it despite the pain and the scourging. He embraced it with love as He embraces us and His Father and His cross. Similarly, balance is important in our own lives. The family table, kunyari, sa lamesa ng ating bahay, we should be used not for business. Huwag na huwag natin pag-usapan yung negosyo, trabaho, tindahan sa ating mga bahay. Bakit? It's family time, especially on Sundays. You should focus on what matters most: prayer, connection, and togetherness without distractions from other concerns. May kaibigan po ako, abogado siya. Nasabi ko na yata to, 6 yung anak niya. Nag-aaral pa yata yung 4.
Pero kahit anim yung anak niya, nagsisimba sila, magkakasama, lalo na pag ubuwi pa yung mga bata from Manila, from their schools, para magsama-sama sila for that weekend. Magsisimba sila, tapos lalabas sila kakain. Sabi nung kaibigan ko, ang prinsipyo ko sa bahay, misa, lamesa. Pagkatapos silang nagmisa, nagsimba, kakain sila sa isang lamesa. Misa, nubuwi sila sa bahay, siguro kakain. Or sometimes, usually, most often than not, kumakain sila sa labas. That must be a wonderful balance. Minsan, mayroon akong narinig na kwento. Mayroong tatay, mayaman na mayaman. Malaking-malaki yung negosyo nila. Kaya lang, kahit malaking-malaki yung negosyo nila, pag Linggo, sinasara niya para makapagpahinga yung kanyang mga anak at saka yung trabahador niya. So, pag Linggo, dahil yung negosyo nila nakabukas ng Lunes hanggang Sabado, pag Linggo, nakasara. Eh, meron siyang anak, yung panganay niyang anak na lalaki na tapos ng business management. Tapos, nag-masters pa siya, MBA, Masters in Business Management. Pero yung tatay, every Sunday, nagsisimba sila, kamukha ninyo, pagkatapos lumalabas sila bilang pamilya. Nung Linggong yon, nag-picnic po sila sa isang island. Yung island lang na sa isang subdivision na may island tapos mayroong artificial lake. Nung nakabangka itong tatay tsaka anak niya, kasi yung mga kapatid, yung ananay, nasa island na po, nasa isla na, nandun na yung mga gamit, kinuha pa nila yung mga gamit nila sa picnic, lilipan na sila dun sa isang island kung saan sila. Nakabangka lang po sila, malapit lang naman, di naman ganun kalayo, man-made lang yung lake. So nung nag-ro-rowing po sila, kaya ka pa ang sasagwan lo, sabi ng anak, yung anak, he was rowing on the right side, and then yung tatay, he was rowing on the left side. Di isa po sila. Sabi ng anak sa kanyang tatay, business-minded, pa, ba't kailangan pa nating isara yung business natin pag Linggo? Ba't bita natin maximize, di ba? Yun yung term ng mga negosyante kayo, maximize. Ba't di natin papasukin yung mga trabahador natin ng Linggo? Total naman, payag naman yun, bigyan lang natin ng sweldo. Okay, overtime. Tayo rin, ba't kailangan pa natin magsimba pag Linggo? O kailangan nating sama-sama pag Linggong family day? Ba't nila lang tayo magnegosyo? Very practical, no? Para trabaho, trabaho. Bata pa kasi. Bakit pa kailangan magsara ng trabaho pag Linggo? Alam niyo po, yung tatay niya, hindi man po sumagot, hindi man siya kumibo, binitawan lang kanyang sagwan. Binitawan niya po kanyang paddle. Binitawan lang niya. Umupo lang yung tatay niya. Sino yung naiwan nagsasagwan? Yung anak na lalaki. Sagwan. Ano po mangyayari kung isa lang yung nagpa-paddle? Kung isa lang. Yung anak niyang lalaki. Malakas naman siya, pero dahil siya lang nagsasagwan, isang side lang, right side. Umiikot lang po sila. And then sabi ng anak niya, Pa, ba't hindi mo gamitin yung sagwan mo? Hindi tayo makakarating das sa pupuntahan natin. Umiikot lang tayo. Napapagod na ako. Tapos dun lang sumagot yung tatay niya. Precisely, my son. If you only work, you will be exhausted. Magal ka mo. You will not go anywhere. Iikot ka lang. Wala kang pupuntahan. Mapapagod ka lang. Hindi ka makakarating sa talagang tunay na pangarap doon sa kabilang. Kaya, anak, okay lang magtrabaho ka. Sige, magtrabaho ka. Pero bigyan mo ng panahon ng iyong pamilya.
Bigyan panahon ng papapahinga. Bigyan mong panahon ng pagdarasal at pagsisimba. Pag nalagyan mo ng balanse ang buhay mo, labora, ora, ora, et labora, makakarating ka dun sa pupuntahan natin. Let this be our good news. Balance. Wala pong masama sa nagtatrabaho, wala rin masama sa pagpapahinga. Pero pag pinagsama natin to, mas magiging magrasya ang ating buhay. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.